Hello mga katek! Welcome back mga kadibuli JT. Gagawa tayo ngayon ng Bluetooth speaker. Ang naging problema nito yung charging pin na nakakalas. Yan. Wala siyang charging pin. Nakalas na. Ito yan eh. Nakalas na yung charging pin. Pero ang gusto kasi nung mayari, gawin na down to 220 volts. Okay? Check natin kung gumagana pa. Yun. Umilaw yung indicator light, pero walang display. Wala rin tumunog na speaker. Sugurado to, nalobat na. Bubuksan lang natin, tapos papakita natin sa inyo kung paano natin kukumbert sa 220 volts. Namumblema na kasi siya sa ganitong unit. Kasi lagi nga daw nakakalas yung charging pin. Bubuksan lang natin, tapos papakita natin kung paano natin kukumbert. Ganito lang pala yung kanyang box. Tapos iwan lahat ng parts dito. Okay. At ito, madali nang intindihin. Pagka nagko-convert kasi ako ng ganito mga ka-WJT, itong pinakbaterya na to, dito lang ako kumukuha. Kesa dyan pa tayo kumuha. Yung iba naman kasi, hindi nga rin maalam sa pag-repair. Kaya ang pinakamadali na yung ating ituturo. Para kahit na hindi nga technician ay makagawa rin. Ang gagawin natin, na hindi na tayo maghihinang dito sa mas maliliit na parts. Okay? Dahil talagang maliliit yung parts niyan eh. Pagka ganyan yung mga parts, yung ibang mga customer natin ay hindi nga nila maintindihan kung paano nila ikakabit doon. Kaya ang gagawin natin dyan, para mas makasunod yung mga baguhan, dito tayo sa baterya kukuha. Yan, dyan tayo magtatap ng para maging 220 volts siya. Ngayon ang ginagamit natin dyan, yan, 3.6 volts na 3.5 ampere. Pero meron ding iba na 2 ampere lang, pwede na yon. Kasi wala naman tayo dito, share lang natin kung paano natin gagawin. O kaya yung 5 volts, kasi mas mahal nga yung ganitong klase. Yung ganitong mga klase mahal. Yung meron iba na mas mura, yung ituturo lang natin, yung ganito yung 5 volts. Yan, 5 volts na 2 ampere. Yan, pwede yan. Okay, 5 volts lang siya, pero po pwede. Pero kung ganito yung gagamitin natin, 3.6 na 3.5 ampere, pwede to. O kaya 2 ampere, pwede rin naman. Okay? Okay, puputulin natin yung wire ng battery. Yung red. Tsaka yung black. Yan, dalawa yan. Yan, pinutol lang natin yung dalawa. Yan. Tapos itong battery, wala nang gamit yan. O, sukatin natin yung boltahin ng baterya para tama kabit natin. Kasi pagka baliktad, ito pwede rin masira. May boltahin pa rin naman siguro yan kahit na mababa. Ano? Pero pag pangkaraniwan, yung positive nito yung red. Tingnan natin kung tama naman. Para hindi lang tayo mamali. Yan o, 3.6. Yan, 3.6 volts. May 3.6 volts siya. Ibig sabihin, yung pula ang positive natin. Okay? Dito muna tayo sa 3.6 na adapter. Okay? Ang positive nito, yung loob. Yung negative nito, yung nasa labas. Tatry lang natin to para malaman nyo rin kung okay din dito sa ganito. Kasi yung ganito, direkta na tayo, pwede. Okay? Pag ikakabit natin to, hindi dito sa baterya, ha? Yan ha, yung positive tsaka negative niyan, hindi tayo dyan magkakabit. Diyo sa pinagputulan. Okay? Ang gagawin natin, kakabit natin yan. O pwede rin tayo magputol dito kung gusto nyo. Tapos didirekta lang natin dyan. Pag ang ating adapter ay 3.6 volts na adapter, direkta tayo. O pwede yun. I-test lang natin dito para may idea kayo. Ito kasi yung pinakamadali eh. Okay, yung positive, try natin. Dito, sa loob. Direkta tayo. Ayan, sinaksak lang natin yung 3.6.
Tapos yung itim dito sa ground. Try natin i-on. Okay na. Diba? Wala na tayong gagalawin. Dahil 3.6 volts na yun eh. Tama na siya. Try natin lagyan ng audio. Okay, try natin. Okay, baka makapirate sa 3.6 na adapter. Walang problema, direkta. Okay? Pero kung sa 5 volts, kung may 5 volts naman kayong adapter, yan yung 5 volts na adapter. Yan. Okay, ganito yung diode na gagamitin natin. Bridge na rectifier diode ang tawag dito. Ito yung kailangan natin. Para may option tayo. Dun sa adapter nga na 3.6, direkta tayo. Pero pagka yung 5 volts, lagyan natin ng ganito para makasip din yung board natin. Kasi pagka dinirekta natin, pwedeng magka-problema yung sirkuito nito. Dahil may mas mataas na siya. Okay, ang gagawin natin dito, yan, kung makikita nyo yan, yung dalawang nasa gitna, AC yan eh. Diba? Tapos, itong negative, ito yung positive. May tanda na to, yan, ito yung may naka-slant dito, diba? Yan yung tanda na yan yung positive. Kahit na hindi ganito itsura, mayroon nga yan nito, yung mas payat, pwede rin yun. Okay, ito yung negative, ito yung positive. Itong AC, yan, ipapaliwanag na lang natin. Doon muna tayo sa negative tsaka positive para hindi kayo malito. Okay, yung negative tsaka positive, ikukonnect lang natin yan dito sa pinutol nating baterya. Yan. Ito, dito natin ikukonnect. Hindi doon sa baterya, wala nang gamit yung baterya kasi ikukonvert na nga natin sa 220 volts eh. Okay, hinag lang natin. Papakita ko na lang din sa inyo para mas maintindihan. Lalagyan lang natin ng sync cable tube para safe din. Okay, nakabit na natin yung kanyang positive dito sa may tanda, tapos yung negative dito sa kabilang side. Okay, tapos lalagyan lang natin ng sync cable yan. Tapos yung dalawang nasa gitna, yan yung kakabitan natin ng 5 volts. Yan. Kahit na magkabaligtad na to, wala nang problema. Okay? Ipapakita rin natin para mas maintindihan nyo. Positive natin yung ginawa. Nilagyan ko na lang muna ng alligator para hindi tayo mahirapan. Yan, 5 volts siya. Okay? Subukan natin. Tapos, sukatin natin yung voltahe. Yan. Insign ng DC. Yan, lagyan natin ilaw para makita. Yan na. Okay, may 5.3 volts siya. Ngayon, ikakabit natin dito yan. Okay, subukan ko muna na lagay dito yan para makita niyo yung output voltage. Okay? Tapos, kabit ko dito sa gitna. Ito, yung dalawang positive-negative. Ito positive, ito negative. Kahit na magkabaligtad na dito, pwede yan. Yun. Kung makikita nyo, 3.8 volts lang nga o 3.7 lang yun. Yan. Ibig sabihin na po pwede siya, basta may diode. Okay? Tapos subukan natin i-testing to. Yan. Gumagana rin siya. Yan o. Tapos try natin. Okay. Diba? Okay. Yan lang natin. Baka maka-copyright lang tayo. Okay. Pagka naglagay tayo ng diode, nagki-3.8 volts siya, no? Nag-step down siya. Para makasip tayo dun sa board. Yung battery naman kasi nito is 3.7 volts. Yung hanggang maximum nito, nagpumapatak pa nga na hanggang 4.2. Pero pagka 5 volts ang ginamit natin dito sa unit na to, pwede siya magka-problema. Kung makikita nyo to, kung ikakabit natin yung pinaka-DC supply niya, yung 5 volts, kahit dito sa yung dalawang nasa gitna, yan yung dalawang nasa gitna na yan, kahit na magkabaliktad yung kabit natin, walang problema. Try natin, ha?
para mas maintindihan. Okay? Yan, ito yung positive, ito yung negative. Okay? Yan, kabit natin dito. Okay? Yan. Gumana siya. Ganyan yung kabit natin, ha? Andiyan dyan yung positive. Yan, ito yung pinakatanda niya. Okay, ito yung tanda. Okay? Ang gagawin natin, subukan natin ilipat. Para hindi rin kayo maligaw. Ayan. Kahit magkabalik sa dito, okay lang. Ayan. Kahit tayo, dito naman yung positive sa kabilang side. Okay? Para hindi kayo maligaw lang. Okay? Baka may magtanong. Bakit ganon? Kasi may diode siya. Okay, reverse protection na to. Kahit na magka-reverse tayo, wala tayong problema. Okay, kakabit ko lang tapos papakita na lang natin para mas maintindihan. Okay? Okay, gagawin lang natin dito yung kanyang battery. Hindi na natin tatanggalin dito. Atakpan na lang natin yan. Tapos yung diode niya, idinikit ko na lang sa kanyang speaker. Yan yung may mga butas yan eh. Diyan ko lang nilagay, tapos nagyan ko lang siya ng tornilyo para pagka tumutunog yung speaker, hindi siya magbabibrate. Pwede rin kasi magkaroon ng ibang tunog pagka yung tumatama yung kanyang diode dito sa plastic. Okay? Kaya hindi siya magagalaw pagka nilagay natin na, pagka nilagay natin dito. Okay? Tapos yung ating adapter, yan, nabutas tayo dito sa casing niya. Tapos, i-coconnect natin yan dito. Yan, dito natin i-coconnect sa dalawa na yan. Yan. Kahit magkabaliktad, wala na tayong problema. Okay? Kakabit lang natin to. Okay, yung ginawa natin dito, yan, kung nilagay, ito yung pinaka-battery niya, yung galing dito sa baterya. Pinutol natin yon, tapos pinabit natin yung positive dito sa may tandaan na ito. Ito yung positive, tapos ito yung negative. Dito sa gitna, kahit na magkabaliktad, yung positive tsaka negative, walang problema. Okay, tinuro lang uli natin para mas maintindihan. Tapos, dinirekta na lang natin yan, yung adapter. Yan, nag-ano tayo dito sa mismong kanyang back casing. Yan. Dinirekta na lang natin doon. Kasi ito na yung pinakamadaling gawin para wala tayong problema. Okay? Dalawa yung option natin ginawa. Yung pagkaganito yung ginamit nyo, hindi nyo na kailangan ng diode. Direkta na. Kaya ako ito tinuro kasi mas mura itong 5 volts na ganito eh. Bibira ako nakakita ng 3.3 na adapter na mas mura. Kaya shinare ko itong 5 volts. Okay? Tapos testing natin. Yan, naka-off siya. Try natin i-on. Yan. Okay na siya. Tapos, try natin. Okay, maraming salamat po sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aming video. Thank you po.